Marunong ka bang magpasalamat? At kung marunong kang magpasalamat, paano mo ipinapahayag ang iyong pasasalamat? Magandang umaga po sa kanilang lahat. Good morning! Batiin po natin ang ating katabi na good morning. Kumusta po kayo? Salamat sa Diyos at okay po kayo. Pagkagising ko kaninang umaga after ng aking prayer, parang napagbaga ang aking damdamin kasi nakatanggap ako ng dalawang text mula sa aking makaibigan. Sabi niya, Father, ipag-pray mo yung isa kong pamangkin. Yung isa naman, Father, ipag-pray mo yung aking kapatid. Sabi ko, bakit, anong nangyari? Sabi nila, kasi nag-commit ng suicide. Yung isa ay ang edad 16, ang isa ay 18-year-old. Para bang nakababahala ang ating panahon dahil sa maraming mga pagsubok at kahirapan na ating nararanasan sa ating buhay. Na para bagang dahil sa mapagsubok at makahirapan sa buhay, ay kuminsan nakakalimutan natin na ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob sa atin ng mga biyaya. Kung minsan nabibigyan natin ng pansin o binibilang natin yung mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay. Nabibigyan natin ng pansin ng halaga ang mga problema at mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay. At dahil dito, nakakalimutan natin ang magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya, maliit man o kaunti, na ipinagkakaloob sa atin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang muli natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, hindi lamang ang ating makahilingan at mga panalangin ang ating ipinapahayag sa Diyos, kundi ati din ipinapahayag ang ating mga pasasalamat at papuri sa Kanya. At karapat-dapat lamang na tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Palagi nating tandaan, kahit merong mga problema, kahit merong mga pagsubok, kahit nahihirapan tayo sa buhay, subalit hindi tayo nakakalimutan ng Diyos na pagkalooban ng mga biyaya. Kaya dahil dito, karapat-dapat lamang na tayo ay magpuri at magpasalamat sa Kanya. Tayo ngayon ay nasa 20th linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang linggo ng mga katutubo at linggo ng mga dukha. Tayo ay pinaalalahanan ng ating simbahan, ng ating liturhiya, na isama natin sa ating mapanalangin ang ating makapatid na makatutubo na nakaranas din ng iba't ibang uri ng hamon at kahirapan sa kanilang buhay. Ipagdasal din natin ang makapatid nating mga dukha na matinding nakaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan at pagsubok sa kanilang buhay. Noong seminarista ako, nabigyan ako ng pagkakataon na makipamuhay sa makapatid nating katutubo sa Pampanga. Nakipamuhay ako sa loob ng 3 buwan. Kasama ko sila
sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang hinihigaan po namin ay lupa. Nilalagyan lang ng sako bilang aming mga banig. Wala pong time, exact time para sa kanilang kain. Katulad natin na 7 o'clock, 12 o'clock, 7 o'clock ng gabi. Kasi maghahanap pa ng pagkain sa tabi ng dagat o sa kabundukan. Kaya talagang mag-a-adjust ka ng kanilang time kung kailan sila makahanap ng pagkain. Kasama din ako sa paghahanap ng kanilang pagkain. May very meaningful akong experience sa kanila. Habang pumunta kami ng bundok, may nakita kaming saging. Tapos mayroong hinog at siyempre magulang na ang saging. Tapos gumawa ng paraan na nagtaka ako bakit hindi pinutol ng aking tatay na ita yung puno ng saging. Bagkus parang gumawa siya ng hagdan para maakyat niya yung bunga ng saging. Noong may hagdanan na, kinuha niya yung mga hinog ng saging at ilang piling ng saging. Tapos noong palakad kami na pag-uwi, sinabihan ko na, bakit hindi natin pinutol ang saging at kinuha lahat para bukas mayroon tayo uling kakainin? Sabi niya sa akin, yung kung ano lang yung makain natin ang ating kukunin. Kasi mayroon pa tayong makapatid na mga ita ang nangailangan din ng pagkain. Kukuha din sila doon. Very memorable experience para sa akin. Tinuruan ako kung ano ang totoong pagpapasalamat. Nang totoong pasasalamat ay hindi lamang sa pagsabi ng thank you, kundi ang totoong pasasalamat ay marunong kang makibahagi sa mga biyaya na natanggap mula sa Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagsasama at pagtitipon-tipon, sa 20th linggo sa karaniwang panahon, muli narinig natin ang mga salita ng Diyos. At kung nakinig tayong mabuti sa mga salita ng Diyos, ang kaniyang mensahe sa atin ay tungkol sa pagpasalamat. Kaya ang katanungan ay, marunong ba tayong magpasalamat? At kung marunong tayong magpasalamat, paano natin ipinapahayag ang ating pasasalamat? Kung minsan dahil abalang-abala tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating mga pagsusumikap, nakakalimutan natin ang simple at ordinaryong gawain, ang magpasalamat. Halimbawa, noong nagising tayo kaninang umaga, ilan kaya sa atin ang nakaala na bago tayo manghilamos o maligo, ay umupo muna tayo sa ating higaan at sinabi natin, o nakahiga tayo sa ating higaan at sinabi natin, Lord, thank you for another day. Thank you for the gift of life. At pagkatapos nating kumain, o bago tayo kumain, ilan kaya sa atin ang nakaalaala to say, salamat o Diyos sa pagkain na ibinigay sa atin? Ilan kaya sa atin na bago tayo matulog sa gabi ang nakaalaala na magsabi, Lord, thank you for the day. Job well done dahil sa iyong biyaya. Kung minsan simple at ordinaryong gawain, subalit nakakalimutan natin na ipahayag ang magpasalamat. At ang ating ebanghelyo ay nagpaalaala sa atin na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, marami tayong dapat pasalamatan.
Tayong mga anak na narito ngayon, ilan kaya sa atin ang nakasabi sa ating nanay at tatay, Nay, Tay, salamat sa 20 pisong pabaon mo sa akin sa araw na ito? O baka sabi natin, ano ba ito? Kulang naman. 20 lang. O ilan kaya sa atin ang nagsabi sa ating nanay, Nay, salamat sa pagising mo sa umaga, sa iyong pagsaing at pagluto ng aking pagkain dahil pupunta ako ng iskol. Tayong mga magulang, ilan kaya sa atin ang nagsabi sa ating mga anak sa mga pagkakataon na binigyan tayo ng isang basong tubig at tayo ay lumingon sa kanya at sinabi, Nak, salamat ha. O ilan kaya sa atin ang nagsabi sa ating mga katulong o kasambahay? Ilan kaya sa atin ang nagsabi sa kanya, salamat ha sa pagluto ng aming mga pagkain o pag-asikaso ng anak sa loob ng tahanan? Simple at ordinaryong gawain, subalit kuminsan ay hindi natin nakakalimutan. So, kuminsan ating nakakalimutan sa ating pang-araw-araw na pamuhay, ipahayag ang ating pasasalamat. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, ating narinig na may 10 kitungin ang nagingi ng tulong upang pagalingin sila ni Jesus. At sa 10 pinagaling ni Jesus, ilan ang bumalik sa kanya upang magpasalamat? Ang iisang Samaritano ang bumalik kay Jesus, nagpatira pa at nagpasalamat dahil sa biyaya ng kagalingan na kaniyang natanggap. Mga minamahal na kapatid, ang ating pagpapahayag ng pasasalamat ay hindi lamang sa salitang salamat, kundi ang pinakamabisang pagpapahayag ng ating pasasalamat ay sa pamamagitan ng ating mga gawa. Narealize nyo ba na ang inyong balikhandog ay isang pagpapahayag ng pasasalamat? Sana hindi responsibilidad, hindi obligasyon ang pagtanaw ninyo sa inyong balikhandog. Bakit kayo nagbabalikhandog? Because God blessed you. Dahil ang Diyos ay nagbigay sa inyo ng maraming biyaya sa loob ng isang buwan. At kung bibigyan niya ng halaga ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng kalusugan, ang biyaya ng pagkain, ang biyaya na masolusyon na ating mga problema na naranasan sa buhay. Kung atin lang bigyang halaga itong mga biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, masabi natin, 20 pesos is not enough as my expression of my thanksgiving for all the blessings and graces that God has given to me. Kung binayayaan tayo ng Diyos ng biyaya ng pagpatawad, sana marunong din tayong magpapatawad. Kung binayayaan tayo ng Diyos ng kalusugan, sana ang biyaya ng kalusugang ito ay gamitin natin sa paglilingkod, lalong-lalo na sa ating kapwa na makatutubo, mga dukha at mga nahihirapan sa kanilang buhay. Kung biniyaan tayo na mabiyaya mula sa Diyos, ang biyaya ay hindi lang para sa atin, kundi ipinagkaloob ito sa atin ng Diyos upang ating ibahagi sa ating pagpapahayag, sa ating pagpapasalamat. The grateful heart is a generous heart. Ang pusong mapagpasalamat ay pusong mapagbigay. Naalala nyo ang ating tema sa ating 500 years of Christianity? Ano yung tema natin? Gifted to give. Tayo ay biniyaan. Tayo ay binigyan upang tayo ay magbahagi.
tayo ay biniyayaan upang maging biyaya. We are blessed so that we will be a blessing to others. At yan ay pagpapahayag ng totoong pagpapasalamat sa Diyos. Naway sa pamamagitan ng banal na misang ito, mulit-muli, pinapaalalahanan tayo na ipagdasal natin ang ating kapatid na makatutubo, ang ating makapatid na madukha. At sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kahit mayroong mga problema at pagsubok sa buhay, ay huwag nating kalimutan ang magpasalamat. Magpasalamat sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng mga tao na gumawa sa atin ng kabutihan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sana ipapahayag natin ang pagpapasalamat hindi lamang sa pagsabi thank you o salamat, kundi ipahayag natin ang totoong pasasalamat sa pamagitan ng pagkakawang gawa at mabuting gawa sa ating kapwa. Ang ating balikhandog ay pagpapahayag that we are grateful to God for all the blessings and graces that He has given to us. Magpasalamat sa Diyos sa salita at sa gawa.